Galilee Unity Church of Christ the Lord. The church is not just a building, it is more than that. It is a family and a strong community that provides love and support to broken people. It accepts hurt individuals to lead them back to Jesus and restore to their original design. Here in Galilee, we want you to be part of our growing family. So, connect with us through our social media accounts, because at Galilee, we love God and we love people. Welcome to the family!
Galilee Unity Church of Christ the Lord. The church is not just a building, it is more than that. It is a family and a strong community that provides love and support to broken people. It accepts hurt individuals to lead them back to Jesus and restore to their original design. Here in Galilee, we want you to be part of our growing family. So, connect with us through our social media accounts, because at Galilee, we love God and we love people. Welcome to the family!
Magandang hapon po sa ating lahat. And blessed Lord's Day. Muli po sa araw na ito, muli po ipapasalamat kami sa inyo at patuloy na nag-aanyaya po sa lahat upang makarinig po ng inyong salita ng Panginoon Diyos, na tunay nga po na ito yung magbibigay sa atin ng kalayaan, ng pagbabago sa ating bayan, sa ating bansa, at unang-una na po sa buhay ng ating pamilya. At muli po, bago tayo manalangin, nais ko pong puntahan muna natin itong isang talata po sa Bible mula po sa aklat ng Leviticus 19 verse 3. Kung meron po kayong mga Bible dyan sa inyong mga kamay, samahan po ninyo ako na bumasan ito. Sabi po dito, "Each of you must respect your mother and father, and you must observe my Sabbath day. I am the Lord your God." So nakita po lang natin dito yung sinasabi dito, na maaaring iniisip natin bakit unahin pa yung paggalang sa magulang, sa nanay at sa tatay, no? Bakit dito nagsimula yung talatang ito, honor the father and the mother, no? Actually po, hindi po ito isang nakapagtataka. When we consider that the parent stands in the place of God. Po, yung kasi mga magulang natin, sila yung tumatayong Diyos sa ating mga tahanan, no? Sa mga anak, no? Kaya po, at matutunan ng mga bata, no, ang paggalang sa Diyos, ang takot sa Diyos mula sa kanilang mga magulang. No po? Kaya ito po yung nauna eh. Galang muna yung mga magulang, yung nanay at tatay, no? Sapagkat dito nagsisimula kung paano gagalang, makikilala ng mga anak yung Diyos, no? First, obeying the parents, no? Sapagkat kung pupunta kayo, saan man kayo magarating, no? When you get down to any activity, you must begin at home. Di po ba? Sa tahanan muna. At dinagdag nga po dito, then he adds, keep my Sabbath. So, ibig sabihin po, God demanded one day, no, of a week. Sabi nga, 1/7 of a month's time, hinihingi po ng Diyos, no? Kasi binigyan po tayo ng command na yung magtrabaho tayo ng 6 na araw, at sa 7th araw ay araw ng pamamahinga. Ito po yung natawag na Sabbath day. Kaya po God demanded 1/7 of month's time, no? As well as 1/10 of his possession, no? Ibig sabihin, pati yung ating kinita sa loob ng isang linggo, magkakaroon din tayo ng 10% po na may bibigay para sa kanya. So siya po, naunawaan natin na bilang mga anak, naunawaan natin na yung ating mga magulang, no, ay dapat natin irespeto. Kung ikaw man anak, na ang anak at mga magulang mo hindi mananampalataya, and siyempre may desire rin na magkaroon ka ng pamilya, no? So siguro maganda na mabago mo rin yung mga magulang mo kung hindi sila mananampalataya, di po ba? At sa susunod na generation nagmumula sa iyo, no, mangyayari na yan, no? Kaya po napakahalaga na yung tahanan, na yung mga magulang, nako, sa mga binata, nagpaplano o dalaga, nagpaplano magkaroon ng pamilya. So, napakahalaga po na magmula sa atin yung paggalang sa Diyos. So, tayo po yung manalangin. Let's bow our head, let's close our eyes and feel the presence of our Lord Jesus Christ. Lord God, our Father in Heaven, thank you po muli sa pagkakataong itong ipinakalob nyo sa amin.
na kayo nga po ay patuloy na marinig ang inyong salita sa pamamagitan ng gagamitin niyo sa buhay ni Pastor Jay. Hiningin ko po yung patuloy na pagpapala niyo sa buhay niya, yung karunungan, spiritual na karunungan mula sa inyo, na patuloy nga po sa pamamagitan niya ay maibahagi ito, ma-impart ito sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng nakikinig saan man punda ko, sa bawat tahanan, sa workplace o saan man po kayo naroon, patuloy po na samahan po kayo, samahan po tayo ng Banal na Espiritu ang bawat sa akin, gabayan po tayo ng Banal na Espiritu, at sa gayon po ay maunawaan natin ng lubos at ganap ang mga salitang ipapahayag ng Diyos mula sa kanyang lingkod. At muli po, Lord God, hinihingi ko po sa inyo yung inyong pagpapala sa bawat isa, sa bawat tahanan, Lord God, na patuloy po. Hindi lamang po ito marinig nila, kundi ito po yung isa sa buhay ng bawat isa na inyong mga anak. Pagpalain na po ninyo, spiritually, physically, mentally, at ganyan po sa financial na mga pagpapala po, ay matamo ng bawat isa na inyong mga anak. Lord, salamat po na sa kabila ng panahong ito, God, ng pandemic, ay tunay nga po na lalong lumalaganap ang inyong salita sa bagong platform na ito. Salamat po, Ama, salamat po. Samahan po. Samahan po kami at gulutan ng katagumpayan na kayo nga po ay patuloy na mapangyari po ang iyong kaharian dito sa lupa para nang nasa langit. Salamat po, Ma. In Jesus' name we pray, all God's people shout, Amen. Amen. Palakpakan po muna natin si Lord, no, sa hapon na ito. Patuloy natin ibigay yung papuri para sa Panginoon. Whatever na situation na meron ka, patuloy na sabi nga mag-rejoice tayo, magpuri tayo sa Lord dahil ngayon ay buhay tayo at patuloy magpupuri sa Kanya. So patuloy po, let's all rise up and give the best praise sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! God. Watch her. Think about the goodness. My heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? Cause you keep on loving me and you cause my heart to sing. You changes. Oh,
to have a break. We just give the best for the Lord. The Lord, we declare this is our great church. You are good. Living the best and worst day of this life. You were always on my side. Let's make it louder! You're in the pain, you're in the promise, and on the days the furnace finds my faith. You're the force within the flames. And the need to know what the future says, cause if the past could dahil hanggang ngayon nandiyan ka. Dahil nga ngayon, nabubuhay ka. Dahil hanggang ngayon, never ka niyang iniwan at never din siyang natalo. Lord, we just hold on to your promises, Lord. That Lord, natalo mo na ang lahat. Even death, Lord.
And we know that there's nothing impossible, you know, sa inyo. You never lost, Lord, and you never will. We praise you, Lord, we praise you. Yeah,
hapon po sa lahat. Magandang hapon po muli. At sa oras po nito, can we just be with me in prayer? Let's pray. Father God, in the name of Jesus, we thank you, Lord. We know, God, that you never lose a battle. Alam po namin, kaya niyong gawin ang lahat. Liban sa mag-fail. Kaya Panginoon, sa oras po na ito, alam namin, because as we, your children, bilang part ng inyo pong kaharian, alam po namin, O Diyos, na ang layunin niyo po sa amin, sabi nga po na inyong salita, ay ipagkaloob sa amin yung lahat ng aming pong kailangan. And you prove that, Lord, when you gave Jesus Christ to die on the cross for us, to pay for our sins. Kaya po sa oras po na ito, aking pong inilalapit sa inyo, O Diyos, ang inyo pong pagsama, paggabay. Muli niyo po akong gamitin para po mangusap, para magabayan yung inyo pong mga anak. At gamitin niyo po ko hindi lang mag-encourage, hindi lang mag-comfort, kundi also, Lord, magtuwid upang sa gayon, Lord, lalo malubos yung inyo pong biyaya at pagpapala sa inyo pong mga anak. At gamitin niyo po, Panginoon, lamang ako. At kayo po yung lubos na makita sa akin pong buhay. At patuloy po na nilalapit ko sa buhay ng bawat kapatid na nasa kanila po mga tahanan. Dalain ko po yung malayang pagkilos at paggabay po ng Banal na Espiritu. Paramdam niyo po yung pag-ibig niyo sa amin, Panginoon. Paramdam niyo rin po yung pagtutuwid niyo sa amin upang sa gayon, Panginoon, hindi kami mahulog o hindi kami madapa. Lord, ingatan niyo po kami, Panginoon. Sa oras po na ito, dalangin po namin ng inyo pong presensya. Salamat po, Panginoon. At inangkin po namin ito in the name of Jesus. And all God's people say, Amen. Amen. Bago po ako magtuloy, I'd like to shout out muna po yung mga kapatid natin. Nakasama po natin ngayon. Magandang hapon po sa lahat. And like to acknowledge lang po yung mga kapatid natin nandito ngayon. Okay, of course, Lane Luay, and then po Samantha Alcala, Alorni Anzures, Anne Viania, watch pala yung wife ko, Heaven Convento Castres, Lizelle Lee, hello po, Badette Roque, Zicaria Hagonoy, Christopher Benipayo, Brian Angelo Clamor, Lolit Hagonoy, Virgin Llorando, Jean Elizabeth, Nomer Ferrer, Maria Ladanio, Chipo Arici, Carmen Fajardo, Chanary Navarro, Cynthia Ligid, Micaela Suyao, Francine Misahon, J.M. Perez Donas, Elizel, Alen Laudenio, Emily Navarro, Jazel Sadikon, Olive Roque, Aileen Salgado, Ia Rivas, Mika Chris Bermejo, Renny Rose Buktuan, Mary Lou Pahati, Kenneth Riano, Ronaline Abueg, Pamela Faye, Valbiran, Patricia Abutin, of course, Pastor Vince Viana, Christy Magno, Rubiza Eroda, Vanessa Viana, okay, Randolph Tiburcio, Lucius Ginootes Clemente, Annabella Montano, okay, Boy Hagonoy, Alona Jane Gregorio, Nomi Ginoo, Merlinda Waminal, RJ Adena, Andre Galasinao, Mary Jane Luana Joana, Sandy Botis, John Leo Lista, Rems Malhin Medes, this is Joy Nazareno, Patricia Villegas, Ashwer Efes, okay, Mayor, okay. Hello po, Rona Petuday, Zomar Orlina, Rinal Navarro, Boy Hagonoy, Marcos Matel, Dina Peralta, John V. Nogaliza, Trisha Angel Boy, Aramil Navarro, Mayra Azad Ramos, Jenny May Waminal, Jesse Jessel Babagay, Lupo, Jomar Ramirez, okay, Jomari Ramirez. Okay, so welcome po at marami pa po, no, hindi na po nabanggit at ito po, meron na po nagsusulat pag tayo po'y pumapasok, no. Gusto ko po ngayon, just engage, i-type po natin kung saan man po tayo nanonood. At ito pa po isa, no, ano po, ito po, may nakita po kayo sa inyong screen. Kindly po, i-comment po natin down below. Kindly po, please, everyone who is watching, okay, please, kindly comment daw po, i-comment po natin down below,
comment po, hindi po i-click, comment po natin. If it is your first time, okay, yung first timer po, i-click po, i-comment po natin yung like emoji. Okay, comment po natin yan. Tapos, itag po natin yung person na ginamit ng Lord sa atin. Kung wala naman po, you just came through, nakita mo, dumating, you just click it. Sino man po yung, sino man po yung tao na yon na nag-post nun sa page niya, kaya po nakita ninyo, just tag that person. Okay po? No po, so sino man po yun, kung nakita nyo doon sa page niya, kinlik nyo lang, you got interested and you're now watching, lagay lang po natin yung like, tapos comment po natin yung friend po natin na nandun po sa link na yon. Okay, so and please, kung hindi man po, nakita lang natin talaga yung live stream na to, someone shared it to us, connect to that person and also connect po doon sa church. Okay po, sa GUCCL po, no, GUCCL. GUCCL main po dito po sa ating FB page. Okay, if it's your second time, okay, comment po natin yung smile, tapos i-tag din po natin yung friend po natin na ginagamit ng Lord, who is continuously nag-i-invite po sa atin to watch this live stream. And also po, no, i-comment din po natin down below yung laugh po, no, kung meron pong ngipin, I believe, no? Kaya yung masayang, masaya talaga, big smile, no? I-comment po natin. Lagay po natin yung friend din po natin na ginagamit ng Lord sa atin. If this is your third or more times. And if you are already in a cell, kung makita nyo, kumikinang, di ba? Yung puso po, i-comment po natin. And tag the person na ginagamit po ng Lord sa inyo na tumatayo po as your cell leader. No po? Opo. Kindly po, please, comment down below po. I encourage everyone. Kasi po ngayon, nasa digital platform po tayo, no, hindi po namin alam if you are there. And ating pong bagong attendance po ngayon is our engagement. Kaya I advise everyone po, please engage po. And kindly, no, kindly po, i-like po na, i-share po natin yung ating pong live stream sa ating pong page, doon sa ating mga friends po. No ho? So, i-share po natin yung ating pong live stream. Tapos, atin din pong i-like yung ating pong page. No po? Okay, salamat po sa inyo. Okay, so, at sa oras po nito, muli po, magandang hapon po sa lahat. Tayo po ay tungo po sa ating pong topic po ngayon. Last time po, ating pong tinulakay, we've been running for this past 6 weeks na po ngayon, yung From Weakness to Strength. No, we started about making the right decision in the life of Gideon. We're talking about the life of Gideon, na si Gideon, kaya po siya yung ginamit na nilalagay sa akin ng Lord, eh, no, na pinakamahina pero sa kabila no naging matagumpay. It's because yung kanya pong ginawang pagsunod dun sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon, at partly yun po yung ating mga tinalakay ng mga nakaraang linggo. And last week po, we discussed about the, alam niyo po kasi, yung tagumpay po ni Gideon, it's based din dun sa 300 men, no, dating 32,000 na nabawasan naging 300, but they succeeded kahit konti sila because they followed the instruction of God through the life of Gideon. And last week po, we talked about yung beauty po, no, yung beauty po ng authority. Doon natin makita that pag meron po we are under authority, doon po natin makita meron, dumadating po talaga yung biyaya, nagpo-flow po yung anointing, no, meron pong endorsement just like our Lord Jesus Christ. Nabubuksan po yung langit, meron pong bumababang Holy Spirit, merong empowerment at meron pong endorsement ng Ama. So dito natin po makita in the life of Jesus, sino po ba siya para magpasako po kay Juan Bautista para magpabautismo. But he did that to fulfill all righteousness. And the Bible says na huwag daw nating hanapin lang yung kaharian ng Diyos, kundi yung kanya pong kalooban. At ang sabi po, ipagkakaloob niya ang lahat ng ating pong kailangan. No, kaya po, doon natin makita, kaya alam minsan, okay, I'm in the kingdom of God, but are we living a righteous life? And part po nung righteousness na yan ay finulfill ng Panginoon by living according to the word of God. Unang-una niya pong simulan is to submit doon sa authority na nilagay ng Diyos dito sa lupa. And part 2 po nun, no,
actually part 6 ng ating pong from weakness to strength, but part 2 po ng beauty of authority, ito po yung ating pong pag-uusapan po ngayon. No. Tingnan niyo po, sabi po, kasi po sa panahon po natin, it's very hard to understand yung kingdom principle if we are living in a nation or in a culture na meron pong democratic government. No, hindi po natin madaling maunawaan po yan. Why? Kasi po, sa democratic, sabi nga po, democratic, it's people power. Tao po yung susunod, yung tao yung pumipili ng mamamahala, tao rin, kung ayaw niya, pwede niyang patalsikin, pwede niyang tanggalin. Kaya nga po, may mga people power. Kaya po, tingnan natin, it's very hard to understand the kingdom principles na nakalagay po sa Bible pag meron po tayong democratic mindset. Kaya po, sa oras po nito, no, God wants to bless us. And right now po, meron po kung itong oras na ito po, God has been putting into my heart na kailangan kong i-share ito so that, Lord, everyone will be blessed. No, everyone will be blessed. Everyone who is watching this live stream, everyone that is connected to this church, no, everyone that is connected to the Lord ay mabless. No, everyone na makarinig po ng mensaheng ito. Kaya po, sa oras na ito, nais ko po na puntahan natin ito. Kasi si Jesus po, you know what? Si Jesus po, He came to this world as the greatest expression of God's love. Tama po. So He came to be the greatest expression, greatest example din po ng obedience. Si Jesus Christ. Na, no, kung atin pong titignan yung Philippians 2:8, no, sabi po ng Philippians 2:8, tignan niyo po rito yung attitude ng Panginoon. Sabi, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient. Nakarang, tinag-usapan po natin, simula pa lang, nag-submit na siya dun sa authority na nilagay, yung prophesied authority, no, si John the Baptist. Okay. At tignan natin, nag-submit siya dun, at sabi rito, becoming obedient to death. Hindi lang dun, hanggang kamatayan. No, so yung kanya pong kapanganakan ay yung pagsunod niya po ron hanggang kamatayan po yun. Kaya tignan natin po yung kanyang matinding pagsunod, hindi po tumitigil. No po, hindi po dahil sa may trouble tumitigil, hindi po. Alam natin ang Panginoon, never po siya tumigil. No po, okay. Kaya lang, tignan natin sabi, to death, even death on a cross. And we know, gaano katindi yung pinagdaanan ng ating Panginoon. And dito po, tinuturo po sa atin yung value ng humility, at ang patunay na meaning ng humility, tinuturo po rito, is shown in obedience. No po? Kaya tingnan po natin, si Jesus po is the greatest example of obedience and submission. And tingnan nyo po, and alam natin, Jesus Christ's name, yan po yung mga succeeding verses po dyan, binantog daw po, His name was exalted above all names. Amen? And every knee shall bow before Him. Bakit po? Kasi nga po, dito natin po makikita yung kanya pong submission sa Ama, at dila sa Ama, maging doon sa authority na nilagay ng Ama dito sa lupa. No po? Kaya alam po, mahirap nga po maunawaan yan. Kaya po, a lot of Christians in the Philippines, meron pong struggle when we talk about yung authority. Bakit? Kasi nga po, merong democratic mindset. Meron tayong mindset na kasi nga government natin democratic. Pagka ito po'y pinag-usapan sa United Kingdom, madali pong nilang maunawaan to sa Saudi, madali nilang maunawaan na pag sinabi ng hari, hindi dapat mabali. Pag ginawa mo to, pwedeng mapugot ang ulo mo na lang. Hindi ka pwedeng magsalita basta-basta sa hari. Sa atin po kasi we are really free. No? Kaya lang pansinin po natin, ano po yung pwedeng mawala sa atin? Jesus po kasi He has all the favor from heaven. Yes, He was given all the power and authority in heaven and on earth. Tama po. Bakit? Kasi nga po yung kanyang matinding pagpapasakop, matinding submission sa Ama at doon sa authority na nilagay ng Ama dito sa kanya sa lupa. Tignan niyo po ito, no? May mga benefit po talaga when we submit to the Lord. No, sabi ko nga po, when we praise the Lord, it's a symbol din po ng hindi lang po kasi yung worship, yung kakanta ka, yung tatalun ka, hindi po yan ang worship. Ang worship po talaga, exalting God, putting God's authority above your life. No, kahit po mag-iiyak ka pa dyan, magtatalun ka dyan, hindi po yun ang hinahanap ng Panginoon, kasi hinahanap ng Panginoon yung submission po natin sa authority niya, and also to the authority na nilagay ng Diyos sa atin dito. Okay po?
So tingnan niyo po itong Psalm 103 verse 2 to 5. Okay. So I'm just doing introduction po, no? So I hope po nakuha po natin. Sabi po ng Psalm 103 verses 2 to 5, sabi po, "Praise the Lord, my soul. Praise the Lord." No, inaangat po ng mga awit ang ating Panginoon. At inuutosan niya yung kanyang kaluluwa. No, kaluluwa, governing the mind, the will, and the emotion. Inuutosan niya, "Praise the Lord, my soul. And forget not all His benefits, who forgives all your sins and heal all your diseases." No, yan po yung benefit po pala pag tinataas po natin o sinasamba natin ng Diyos ating buhay. Sabi, "Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion." Kaya if you want God's love, if you want God's compassion, no po, doon natin makita yung pagsinambahan natin ang Diyos at dinakila natin siya sa ating pong buhay. Okay, at tingnan niyo po, "Who satisfies your desires with good things?" Good things. "So that your youth is renewed like the eagles." So tingnan natin, nare-renew po. Kaya kapatid, alam niyo po ba kahit po kabataan na papagod din? Totoo po ba yan? No, may mga kabataan na akong kasama rito, kayo ba napapagod din? Okay, napapagod din daw sila. Okay, pero tignan niyo, sabi niya, yung nare-renew daw po, like eagles. And you know what? Eagles po, they are the symbol of leadership. They are the symbol of strength. Bakit? Kahit po may bagyo, kaya po nilang pumailan lang. Kaya po nilang lumipad, at kaya po nilang po maibabaw doon sa bagyo. Ganun pong lakas na bibigay ng Diyos. Pero nagsisimula po sabi, "Praise the Lord, oh my soul." No, inuutusan niya yung kanyang kaluluwa na ayaw na nung kanyang kaluluwa, pero inuutusan niya, purihin mo ang Diyos, sambahin mo ang Diyos. No? So tingnan natin, ito po yung benefits. No, binabanggit po, may binanggit na benefits. At gusto ko pong puntahan to, may binanggit po dito sa aklat ng Hebrews, talking to the people of God. They know about the kingdom of God. Kaya lang tingnan nyo po, kasi they are accustomed dun sa old order na alam po nila na Jewish culture. O yung dati po nilang pananampalataya. At ngayon po, ito ay mga Mesiya, mga mananampalataya na pong Hudyo. No? Okay. So tingnan nyo po, sabi rito, Hebrews 13 verse 17, sabi nung Hebrews 13:17, sabi po rito, no, "Have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit." Again, "would be of no benefit to you." So yung may akda po rito yung aklat po ng Hebrews, kanya pong pinapoint out dun sa mga mananampalataya pong Hudyo na meron pong dating, alam niyo po yun, dating pananampalataya na sila nga po ay Hudyo, no, sa Judaism. So tingnan po ninyo, sila po ay inuutusan, no, dito po nung may akda ng Hebrews, some say it's Paul, some, okay, some says it's anonymous, yung sulat po ng Hebrews. Pero tignan po natin, meron po tayong makita po rito eh, na napakaganda. Kasi meron daw pong benefit every time that we submit doon sa authority na nilagay ng Panginoon. May benefit po dyan, okay. No, parang, totoo po ba, napakasarap po niya, di ba sa trabaho, yan ang hinahanap po eh. Di ba, para po ngayon, pagdaghanap po kayo ng mga, yung mga katulong po, naku po, kunya, naghanap po kayo ng mga kasambahay, yung mga kasambahay. Okay, alam nyo po, ang hinahanap po, benefits na ngayon eh. No, hindi na po madali ngayon, tatanong yan agad, magkano yung sweldo, may PhilHealth ba dyan, may SS ba yan, no, o kaya may TV ba dyan, may Netflix ba, di ba? No, ngayon, kaya lang tignan po natin, kasi nga, mayroon pong benefits. Ngayon po, kung ikaw ay trabahador, mahirap po, nagtatrabaho ka, pero wala kang benefits. Napakahirap po niya, wala kang PhilHealth, ngayon po, may kaso po yan, no? Wala kang PhilHealth, wala kang SS, no? Wala kang pag-ibig, mahirap po yan, no? Bakit? Kasi po, syempre, benefits po yan eh. It's just benefits, oh, pero hindi po talaga yun ang sweldo. Tama po ba yun? No, pero tingnan po natin, as you submit dun sa iyong work, you get that benefit. As you go to that company, as you submit to that boss, yung boss dun sa company na yun, you will get all the benefits
No po, kung ano man po yung nandun sa company na yun, for every employee. Kaya tingnan po natin, ano po yung benefits, no? Tingnan natin, kanina po, pinag-usapan po natin yung benefits. No po, kasi tingnan nyo po rito, ang sinirito niwala ang Diyos gumagamit palagi ng tao. Amen? No. Okay, sabi sa katabi mo, sino ginamit ng Lord sa iyo? Okay, kung may katabi ka, sabi mo, di ba ako? Di ba? No po, okay. So anyway, kung sino man po yung ginagamit ng Lord sa inyo, kindly comment nyo down below. Just say something about that person. Okay. So tingnan nyo, just thank you, appreciate that person. Okay, tingnan nyo po. First thing, ganda po ng utos. Ang ganda po ng utos. Kasi po, I cannot imagine my life now. No, hindi po dun sa mga leaders na nauna po sa akin. No, in the life of Pastor Kim Jaeyong, na-founder po natin. In the life of Pastor Rojo, my parents, Pastor Vincent. No, sa buhay rin po ng mga mentors natin sa Vision. No, sa buhay nila Pastor Cesar Castellanos, nila Apostle Lawrence Kong, nila Bishop Oriel, no, nila Pastor Dave, nila Pastor Modi. No, kung hindi po sa buhay po nila, hindi po natin matututunan yung mga bagay na atin pong alam ngayon, hindi natin marinish. Ano man yung kinalalagyan po natin ngayon. If not for them, I cannot imagine, lalo po itong time ng pandemic, I really thank the Lord dun sa mga quarantine trainings po ni Bishop Oriel. I really thank the Lord. Bakit? It's a blessing for us. No. No, kaya lang, kaya it's right to also be a blessing to them. No po. Okay. Kaya tingnan niyo po. And hindi lang po sa salita po yan. No, hindi lang po sa salita po yan. Okay. Kaya lang tingnan niyo po. Unang-una po, na inuutos po dito sa Hebrews 13, gusto ko pong simulan. Number one, sabi po, have confidence in your leaders. No, have confidence in your leaders. Ano pong ibig sabihin po noon? Sabi, no, pag sinabi pong have confidence, pag sinabi pong confidence, alam mo yon, yung payapa ka, no, sa kanya, na binigay mo yung tiwala mo sa kanya. No, kasi ito po yung minsan nawawala po sa atin. Pag pansinin po ninyo, ha, si Peter po mangingisda. Si Jesus po karpintero. Inutusan niyo po si Pedro, 'di ba, nung tinawag siya ng Panginoon, bago siya tawagin ng Panginoon, wala siyang huli. Ang sabi ng Lord sa kanya, after ni Lord mag-preach noon, nakikinig siya, naglilinis siya ng lambat. Sabi ng Lord, pumunta ka uli sa malalim, ihulog mo uli yung iyong lambat. Sabi niya, Panginoon, magdamag po ako ng huli. Wala po ako ng huli. Pero dahil sa sinabi ninyo, isipin niyo itong mabuti yan. Si Pedro po, he's an expert fisherman. Pero magdamag ng huli, walang nahuli. At ngayon, umaga na, kapatid, hindi po madaling mangisda. Sa umaga, kita na po yung lambat. Lalo po nung panahon nila, hindi pa po uso yung nylon. No. Pero tingnan niyo po, Jesus, ano pong work ni Jesus? Karpintero. Kung ikaw mangingisda professional ka, araw, pakikinggan mo yung karpintero na nag-utos sa'yo. But you know what? Peter acknowledged yung authority ni Jesus. Sinabi ng Lord. Sabi niya, Lord, magdamag ako ng huli. Pero Lord, dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Uy, ano nangyari? Alam natin, ang dami nilang huli nun, halos mawasak yung lambat. Bakit po? Doon natin po makita yung confidence. Yung confidence niya po doon sa kanya pong, doon sa Panginoong Jesucristo, na kanya pong soon, leader pa nung panahon na yon. No, kaya lang tingnan natin, by listening, doon sa mga tao na ginagamit ng Lord po sa atin, doon natin makukuha po yan by connecting our lives to them, by having confidence. Meron po kasi, no, nung medyo maayos na yung buhay niya, noong una medyo parang pangit yung buhay niya, pero nung naging maayos na yung buhay niya, naku po, medyo nagbago na po yung kanyang trato sa kanya pong pastor, o kaya doon sa kanya pong boss, no, kasi I wanna speak even back. Baka po mayroong mga taga-ibang church po dito, no, okay lang po na makarating po kayo rito, pero still, I want to tell you na kapatid, you need to submit, sino man yung ginamit ng Lord sa'yo, you need to submit to your pastor, you need to submit to the leader na nilagay ng Lord sa'yo. Maaari sabihin mo, mas expert ka sa kanila,
Oo, eh si Pedro, expert fisherman, pero nakinig sa karpintero. How humble are you to have confidence with your leader? Kasi ang nagpapakababa ay itinataas. No wonder, si Pedro that time, ang tindi nung kanya pong nahuli. No, naalala mo yung panahon na natututo ka pa lang na magkaroon ng relasyon sa Panginoon, no, na ang ginagamit yung cell leader mo. Bakit ngayon? No, meron po kasi ngayon, alam nyo, iniiwasan na yung cell leader, hindi na po sinasagot yung mga tawag, no, parang pinalita na ata yung number. Grabe, o kaya nandun naman sa ano, hindi, na inbox mode lang, grabe, no, kaya scene mode lang, no. Kaya lang pansinin po natin, no, kasi nakikita naman po nila yan, eh, di ba? Nakita po naman natin yung mga messages, lumalabas naman po sa notification yan. Kaya lang, sana naman po, kapatid, yun, no, I like lang sana po. Kasi sayang, hindi raw tayo magbe-benefit if we will disconnect our lives to the leaders na nilagay ng Diyos sa atin. Are you listening? Oh, okay, so tuloy po natin. No, nung panang tinutulungan ka nung bata ka pa sa pananampalataya, tinutulungan ka, kaya iba, talagang ano ko, tinutulungan, binibigyan ng pamasahe, binibigyan ng baon, walang pagkain ng tanghalian, nililibre nung sa leader. Pero grabe, nung medyo umunlad na yung buhay, no, lalo ngayon may dahilan na, lalo nag-pandemic, naku po, may mga Zoom meetings, hindi niya ma-meet ang katwiran niya, wala siyang load. Pero grabe, nakakapag-ML, no, nakakapag-TikTok, nakakapag-upload ng TikTok, eh, no, nakakapag-ML, pero walang pang-load para mag-Zoom meeting, o kaya mag-Google Meet, o kung anumang platform yun. At wala siyang oras, no, kaya lang tignan po natin, no, pero nung una po, hindi naman po siya ganun, eh. Kaya tignan po natin, no, naalala nyo po yung grabe nung saya mo, yung grabe nung saya mo nung, ito po ha, sa government, grabe yung saya mo nung nanalo si President Duterte. Yung parang, whoo, no, grabe, tuwa ka, no. Okay, kaya lang, nung ngayon may mga nangyayari sa Pilipinas, may hindi naman, wala nang pong perpektong pangulo, kahit saan po tayo pumunta, wala pong perpektong leader. Pero alam nyo po, no, alam nyo po, nung tuwan-tuwan nung nanalo si Presidente Duterte, pero ngayon po ang tanong sa ngayon daw meron na galit na, eh. No, iba po ano na, hindi na po sumusuporta, wala na po mga like doon sa mga post dati, grabe, lahat nung ano pino-post niya, lahat. Kaya lang pansinin po natin, how do we really have confidence with our leaders? Kaya lang po, it's a command, it's in the Bible. Sabi po, have confidence with the leader. Kasi tingnan nyo po, pagka tropa po yung nagyaya, naku po, grabe, ang saya-saya niyan. Grabe, parang pong isdang nalagay sa tubig, yo. Alam niyo, parang ano, no? Parang isdang natubigan, di ba? Yung natanggal sa lupa, tapos natubig. Oh, grabe, tonto, ang likot, eh. Pero pagkasama yung pastor, pagkasama yung cell leader, naku po, pwede na umuwi, eh. No? Hindi mo makausap ng maayos. No? Kaya lang tingnan po natin, let's check our hearts. Yun po yung mga sign, tingnan po natin. Tingnan natin, do we really have confidence with our leaders? Or we think mas magaling tayo dun sa leader natin? Or we think na parang hindi natin kailangan yung tulong nila? No, kasi po, ako, I can't imagine my life without leaders. No, nalilagay ng Lord sa buhay ko. I cannot imagine my life. No po, okay. Kaya tingnan po natin, no, yung iba po talaga pag niyaya, kahit madaling araw talaga naman, di ba? Pag niyaya na, grabe, nakita ko po, nag-ML, madaling araw na. Oo, tapos grabe, chinat nung cell leader, grabe, hindi po nakasagot. No po, okay, tulog na daw po siya. Okay, grabe, no? Kaya lang, tignan po natin, we really have the confidence with our leaders. Yun po yung magandang tanong, eh, no? Pangalawa po, no, submit to the authority. Ito po yung utos lang, eh, no? We're talking about the benefits. We will not benefit. No, it's not clear naman po. Pero kanina po may dinaanan tayo. Alam ko po, ang Diyos palagi may ginagamit na daluyan po. No, kaya nga po pinadala niya po ang Panginoong Jesucristo, and Jesus Christ raised up disciples to also disciple people who also are called also to disciple. To leave Matthew 28, 18, 19, and 20. That first will establish that Jesus na supreme authority na meron in heaven and on earth, at ano, at itatatag niya na
ituturo niya yung salita ng Diyos at uhubugin niya yung mga taong to. At sila'y babautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at tuturo ang sumunod sa lahat ng pinag-utos. No, lahat. Wala pong pinipili na part lang ng Bible. Misa po, ganun tayo. Misa, choosy tayo. Di ba po? No, kung ano lang gusto natin, lang, pag puro blessing lang. Pero pag magbibigay, ayaw natin po yan. No, pagka gusto natin, pagka puro-puro mga salvation, di ba? Puro mga anointing. Pero pag sinabing submit, naku po, obedience, naku po, ayaw natin po yan. No, galit po tayo dyan. No, kaya lang tingnan po natin, sabi, submit to their authority. Pag sinabi pong submit, is different. It's different from obedience. So obedience po ginawa mo, but submission is kasama po yung iyong puso. No, yung sa pagsabi po sing submission, you place yourself under the authority of someone. No, you place yourself. No, si Peter, kanina po binigyan natin ng example, nilagay niya yung authority, yung sarili niya sa ilalim ng authority ni Jesus na karpintero, though siya po ay professional na fisherman, nag-submit po siya at sinabi ng Panginoon ipalaot muli siya. Ano po nangyari? Kapatid, naranasan niya po yung net breaking catch. Sino po dito gusto ng net breaking catch? Kapatid, kailangan natin po matutunan po yung ganun. No, we need to submit doon sa authority na nilagay ng Diyos sa atin. No, tanong sa inyo, ano po mas madali? Madalas ko po tinatanong to. Ano madali? Sumunod o magpasunod? Sumunod. O gawin po natin yung madali. Alam ko po, lahat naman tayo gusto natin yung madali. Tama po ba? No? Lalo po, Pilipino, magagaling po dyan. Di ba? Gusto natin palagi yung madali. Gusto natin yung, kaya po, nauso sa Pilipinas yung mga instant, di ba? No? Kasi, kaya po, yung madali, di ba? Kaya po ngayon, kahit mga produkto po kusaan sa ibang bansa, di ba? Kahit minsan, sabihin natin, kahit kapantay lang natin, parang tinatangkilik natin, di ba? Kasi nga po, mga instant sila. Kaya lang pansinin po natin, hindi po talaga po madali when we submit, hindi po talaga madali. Pero piliin natin po yung madali, mas madali pong sumunod. No? At alam niyo po, sabi nga po, nung salita nandun si Jesus po, he submitted, he showed his humility by submission. No, nagpasakop po siya sa Panginoon at doon sa authority na nilagay ng Diyos dito sa lupa. Number 3 po, bring joy to your leader. Yun po yung sinabi po nung verse kaninang binasa po natin. Sabi po, bring joy to your leader. Alam niyo po, ito no, sa panahon ngayon, it's a question po. Tanungin natin, ano po ba yung buhay po natin? If God will ask us, if we will face God, no, ano po ba yung buhay natin? Nagpapasaya po ba tayo doon sa atin pong leader? O nagpapalungkot po tayo. Sana naman po, kung hindi niya na po mapasaya, huwag na po nating palungkutin. Tama po ba? No, hindi na natin mapasaya, palulungkutin pa natin. No, yan ang ito po. Please, pero ang utos po, ano, bring joy. Bring joy to your leader. Sabi, no, be a joy to them. Maging joy daw po, maging kagalakan daw po. Alam niyo po yun, sino rito naniniwala po? Taas mo yung kamay mo kung naniniwala ka na yung mga leader natin, may mga pinagdadaanan din yan. Na? Alam niyo po, tahimik lang po sila eh. No, hindi na po nila para i-share sa atin. Minsan nga, mukhang parang ang lakas-lakas nila, di ba? Kasi they need to stand because they are leaders. No, pero actually, may mga pinagdadaanan din po sila. No po, may pinagdadaanan din po sila. Dahil lang, they need to stand as leaders, pero we need to appreciate them. Na ano po, huwag na po tayo maging kabigatan. Magdala na po tayo ng kagaangan. Magbigay po tayo ng kaaliwan. No po? Okay, so apart din po, medyo nabanggit ko na yung pang-apat po natin. Tignan po yung pang-apat. Okay, sabi po yung pang-apat, it's help them lighten, no, help them lighten their load. No, we need to help them lighten their load. Ano po yun? O, totoo lang po, hindi po madali sa ministry, hindi po madali sa trabaho, hindi po madali sa pamilya. Pero kung lahat po ay nagkakaisa, nagtutulungan, no, nagiging magaan po. Ito po lang. No, kung hindi na po tayo nagiging kagaangan, huwag na po tayo maging kabigatan. Are you listening? Tanong po sa inyo, ano gusto mo? Pag nag-pray yung cell leader mo, umiiyak sa tuwa o umiiyak sa lungkot? At sabi ko sa inyo, sabi nga po doon sa ating pong binasa, hindi po ito magdadala ng benefit sa atin. Wala raw po tayong benefit. No, we will not benefit pag sila raw po ay hindi natin po tinrato po ng tama. No, tingnan niyo po. No,
kung hindi na tayo makatulong, huwag na po tayo maging kabigatan. Amen? Sabi sa katabi mo, kung hindi ka na makatulong, huwag ka nang pabigat. Okay? So, hindi ka kausap ko yung katabi mo, okay? Baka meron, sabi, Pastor, para pinapatamaan mo ko, hindi ikaw kausap ko, kapatid, yung katabi mo. Okay po? Okay po yan? No, baka sabi, Pastor, namemersonal kayo. Hindi ako namemersonal. Ang kausap ko yung katabi mo. Okay po? Okay. So, tuloy natin. No, ito yung tanong ko. Do you pray for your leaders? No? Ay, ikaw po, alam niyo po yan. Do you pray? O baka mamaya, hindi na nagpipray dahil napuyat na po, napuyat na sa Netflix, napuyat na sa mga online class, di ba? Napuyat na sa ML, no? Napuyat na sa kaka-scroll, kakahanap ng mga kung ano-ano, di ba? No, sana po lang, napagpipray pa po natin yung mga leaders po natin. At isa pa, do you communicate with them? Communicate, usap, kamusta? No? No? Do you communicate with them? Do you communicate with them? Do you really, kung may mga concerns, do you really connect with them? Ano po? Kaya lang po, tingnan natin, lalo po ngayon, may technology naman po, di ba? Kasi tingnan nyo po, no, Pastor, ano, may problema po talaga. Tingnan nyo po, ha, meron po ako nabalitaan eh. Grabe, di ba, naka-lockdown, naka-quarantine? Grabe, pag gusto may paraan. Oo, lockdown, quarantine, nakapunta doon sa girlfriend. Napuntahan yung girlfriend kahit naka-lockdown, kahit quarantine. No? Bakit? Eh, kasi nga gusto eh. Tama po ba? No, kaya lang tingnan po natin, how do you communicate? No? How do you communicate? How do you commune? No, yun, commune. Mamaya po, magko-communion tayo. Pero ang ibig sabihin po ng commune is unity. Is union. No, how do you commune? Kasi po, pag may power po, every time merong unity eh. No po, malinaw po yan na binabanggit po ng Bible. We talked about it mga nakaraan. Even in the life of Gideon, no, 300 yung men, mahina siya, pero in-acknowledge yung authority ng Diyos sa kanya. Kung anong ginawa ni Gideon, sinunod nila, ginaya lang nila. And nakita natin paano kumilos yung Diyos dun sa unity na meron sila. No, sabi nga po, pag meron po tayong unity, alam niyo po nangyayari, yung Tower of Babel, sabi ng Diyos, bumaba ang Diyos, tapos niya kasi nagkakaisa yung mga gumagawa doon sa Tore ng Babel. Ano sabi ng Bible? Nakita ng Diyos dahil nagkakaisa sila, meron sila isang lingwahe, walang imposible sa kanila. Kaya kapatid, if you would just work, we will get united, no? Malaki pong magagawa ng Diyos ating pong buhay. No, sila pong ginulo ng Diyos kasi mali yung kanila pong purpose ng kanila pong ginagawa. Pero tayo po, alam natin, tama yung purpose natin. Sana we need to work as people of God, united, as one. We are one. No, tulad po last time, it's a history, no, na meron po nangyari na yung campus revolution po natin. Meron pong 222,000 plus na mga participants po who joined dun sa, maybe some of them, hindi pa po nag-register. No, maybe some of them nanood na lang po nung stream, nakinood na lang doon sa cell leader. No, pero tingnan po natin, there are 222,000 plus na mga revolutionaries, mga tao na gusto talaga naghahanap sa Panginoon. It's a history. At hindi pa po nangyari yung ganun sa history po ng campus revolution. Pero bakit po nangyari? Because yung mga tao ng Diyos ay nagkaisa to really work out na magdala ng mga tao, invite people, invite the young people, invite the next generation, invite the whole church. Ano po? Para lang po, para po makiisa doon sa pagtitipon na yon. No, dahil we are one, no, we are one with our leaders, we are one with Bishop Uriel, no, with Pastor Cesar and everybody doon sa Jito Vision, we are one with them. No, we are one with the people na nilalagay ng Lord sa atin. Kaya natin ito ginagawa because we are one. Kaya lang, tignan natin, merong unity. Pag may unity, meron pong anointing. Merong biyaya yung Panginoon. Tama, merong benefit, kapatid. I hope po nakukuha po natin ito. Kasi tignan nyo po ito, there's this story in the Bible, in Genesis 16, and I'd like to share this. No, it's a story po of a boss, no, sabi natin, leader niya, no, at yung kanyang servant, no. Dito po sa Genesis 16, verse 1 to 10, maybe some of you already know this story. No, it's in the life of Sarai. No, si Sarai, Sarah, or Sarah, no, kasi binless na siya ng Lord, wala pa po silang anak nito. Siya po yung
asawa po ni Abraham, o ni Abram pa noon, no? Okay, so ang tingnan nyo po rito, starting verse 1, I'd like to read, sabi, now Sarai, Abraham's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian slave named Hagar. Okay, so she said to Abram, the Lord has kept me from having children. Go sleep with my slave, perhaps I can build a family through her. No, it's about 10 years na po, simula po ng pinangakuan ng Diyos. No, si Abraham na gagawin siya ama ng maraming bansa. 75 siya noon, about 85 years old na siya po nito. No, Abraham agreed to what Sarai said. So, ang sabi, sige, sipingan mo yung aking alipin. No, okay, si Hagar, back then, ito po yung kanila pong culture back then. No, kaya tignan po natin ano po nangyari. Firstly, so after Abraham had been living in Canaan, 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. And verse 4, he slept with Hagar and she conceived. When she knew she was pregnant, buntis pa lang po ito, no? She began to despise her mistress. Uy, grabe. Alam niyo po yun, tingnan niyo po, buntis pa lamang po. Dinespise niya na po yung kanyang mistress. No, grabe, yung kanya pong amo. No, could you imagine that? No po, buntis pa lamang po, dinespise niya na. No, nagyayabang na po. No, tingnan to. Verse 5, then Sarai said to Abram, you are responsible for the wrong I am suffering. Bakit po ganun, no? Minsan talaga we play the blame game. Tingnan niyo po rito, no? Kasi si Abram, siya yung tatay eh. He's the authority in that home. But nag-submit siya doon sa gusto ng kanyang wife. May utos ang Diyos eh. Tama? Ano, magmumula sa iyo at kay Sarah. But kailan po nakita natin dito, nag-submit po siya doon sa kanyang asawa. Tingnan niyo po. Sabi, you're responsible for the wrong I am suffering. No, sinisingay nung babae yung lalaki. Di ba? No, putting the blame. Minsan po, we play the blame game with that. No. No, bakit nangyari? Kasi gano'n, no. Okay, di ba? Minsan, no. Minsan po, actually, si Pastor, minsan po gano'n, no. Meron pong pagkakataon na gano'n. Pero, tingnan niyo po, I put my slave in your arms and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me. No, totoo po, mahirap po na mag-submit yung authority dun sa nasa baba. Oho. No, para pong kung maalala nyo po yan, si King Saul, nag-submit po siya dun sa mga soldiers. Natakot kasi siya dun sa mga soldier niya. Ang sabi ng Diyos, patayin yung lahat dun sa kaharian na yun, no? Amalekites po, if I'm not mistaken, Amalekites. No, gustong papatay ng Panginoon, lahat, papatayin lahat, hayop everyone. Kaya lang nagtira siya yung hari, trophy. Tapos lahat ng mga matatabang hayop, tupa, asno, ihahandog daw nila sa Diyos. No, kaya lang, ang ganda ng utos ng Diyos, ang linaw eh. Anong sabi? Patayin lahat. Kaya lang, half obedience is still disobedience sa Diyos. No, kaya lang po, tingnan natin, ano nangyari, tinanggal po yung pagkahari sa kanya, inilipat po kay Haring David. No, that back then is still ay a shepherd boy. No, kaya lang po tignan natin bakit? Kasi po we need to acknowledge the authority na nilagay ng Diyos po sa atin. No, hindi po tayo dapat mag-submit doon sa nasa ilalim. Nako niyo po ako mga kapatid. Okay. So, magkakaroon po ng conflict po diyan. Nagkaroon po ng conflict dito. Hindi po sila maayos yung relationship po nila no ni Adan at ni Abraham at saka po ni Sarai. Kasi po no, next thing also Adam and Eve. No, si Eve, si Adam yung inutusan ng Diyos at siya yung nilagay authority in the garden. Si Eve po yung sumunod. But you know what? Si Eve po, no, she went away. Alam na natin, maybe, no, hindi napansin ni Adan. Pero ito po matindi, no? Inaabutan na siya ni Adan. Di ba? Siguro ang ganda-ganda po ni Eve. Tama po ba? No, inabutan ni Eve si Adan nung bunga ng puno of good and evil, knowledge of good and evil, kinuha po ni Adan.
No, alam niyo po yun, meron siyang authority na nilagay ng Diyos sa kanya. Nag-submit siya ngayon doon sa authority ng babae. You know what? Nagkaroon po ng trouble in that time. Tama po ba? No, kaya lang, ating pong papansinin ito, pag meron pong conflict, meron pong trouble in authority in that area. Ngayon po, even in our family po ngayon, lalo po ngayon, naka-lockdown po tayo. No, we need to learn po. Ano, sino po ba yung dapat na nasa authority? Para wala po tayo maging trouble, wala po maging hassle, wala po maging conflict. We need to know who is the authority inside the home. Tama po ba? Okay. So, tingnan po natin. Next thing po, next verse po. Tingnan natin. Sabi po, verse 6, ito naman sagot ni Abraham sa kanya. Your slave is in your hands. No, kasi po merong kautusan po nun, pagka yung dinespise nung alipin, yung kanyang amo, pwede niyang talagang parusahan ito. Okay, so sabi, your slave is in your hands. Abraham said, do with her whatever you think best. Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. Actually, it's a code po sa kanila talaga, kailangan po nilang gawin yun pagka meron pong disobedience dun sa alipin, talaga pong talagang dinidisiplina na po nila, pero para ituwid. No, para ituwid. Hindi naman po talaga niya minamaltrato si Hagar, not until na dinespise niya yung kanya pong master. Diyan, tignan po natin, ang reaction niya po, she fled. Pastor, paano yan? Yung anak ko, pag dinisiplina ko, baka po lumayas ng bahay. Kapatid, ang responsibility mo, disiplinahin mo siya. Ang responsibility ng anak mo, mag-submit dun sa authority mo. Pag hindi mo ginawa yung pagdidisiplina mo, yan ang pananagutan mo sa Diyos. Kung sa leader ka at hindi mo na pagsasabihan yung mga cell member mo, ako rin po as a pastor, no, pasensya na po kayo kung minsan, pastor, para mabigat yung tinuturo mo, para masakit, para ang hirap sundin. Pastor po kasi ako, pasensya na po kayo. No, I am called really para po hindi lang po mag-encourage at mag-comfort. Kaya nga po tinawag na pastor. Also po magpastol. Ang pastol po may kalawit po at panghampas din po yun pag medyo naliligaw po yung kanyang mga tupa. At pangkalawit po yun sa leeg pag nalaglag na po sa bangin. Naku niyo po mga kapatid. No, kasi baka mamaya po makain po tayo ng leon, makain po tayo ng mga oso at lobo dyan na nakapaligid. Kaya lang tignan po natin, minsan di po natin na-acknowledge yan. Kaya lang, kapatid, ito, minsan takot tayo mag-discipline eh. Kaya lang po, pag nag-discipline po tayo, no, it's a time, it's a symbol also, sabi nga po ng Bible, no, dinidisiplina ng Diyos yung mga mahal niya. Amen. No, kaya po, as a pastor, I really discipline people. Why? No, hindi naman po ako nang gagarote ng tao. No, hindi naman po ako nang gagarete, hindi ako nang nahagupit. Pero kinakausap ko, dinidisiplina ko po, sinasabihan ko po. No, talagang I'm in the biblical way. No po. Okay. At tingnan niyo po nangyari, mistreated, okay, Hagar. Pero hindi naman po ganun talaga dati kasi ngayon lang po nagkaroon ng disobedience. At ngayon, umalis po siya. Tingnan niyo po, ano po nangyari? Natagpuan po siya ng anghel ng Diyos. Okay, the angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. So, mukhang papunta na siya ng Shur, di ba? Mukhang Shur ball na, di ba? Okay, no? Pero hindi po eh. Tingnan niyo po rito. Tinanong po siya, Hagar, no? And sabi po sa kanya, Hagar, slave o Sarai. So, kilala siya eh. Kilala siya. Siyempre, kilala tayo ng Diyos. Kapatid, kung tumatakbo ka man sa leader mo, kilala ka ng Diyos. Alam niya kung sino leader mo. No, nilagay niya po yung pangalan ni Sarai, eh, no? No, where have you come from? And where are you going? No, saan ka galing at saan ka pupunta? No, tingnan niyo po. Ang sagot niya, tingnan niyo po yung sagot niya, nakakatuwa yung sagot. Ano sabi? I'm running away from my mistress Sarai. Ano tanong? Saan ka galing at saan ka pupunta? Ano sagot niya? Tumatakas po ko, ay lumayas po ko doon sa akin pong boss na si Sarah. Ang layo ng sagot. Bakit? Ay, hindi niya makita, hindi niya ma-identify kung nasaan siya. She was so confused. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kasi hindi yun ang direksyon niya talaga eh. Kasi alam natin, eventually pababalikin siya. Pero tignan nyo, kasi hindi yun ang way para maging fruitful siya. Ang fruitfulness andoon. Kasama si Sarah eh. Amen. No, kaya lang tignan niyo po,
Although alam natin po, it's a wrong decision for Abraham na sipingan po si Sarai. Pero tignan niyo po, mahal ng Diyos yun. Nire-respect ng Diyos yung nangyari na yun. God respects also yung mga mistakes po natin. No, free will nga po tawag po dun. Ino-honor ng Lord po yan. Hindi niya po tayo, hindi niya po pinapakialaman yung free will natin kung mag-decide po tayo, mag-submit o hindi. Okay lang. Kung sino pili, okay lang. Pero may meron tayong, nagsasuffer po tayo niyan. Ito matindi. Ang tanong, saan ka pupunta? Ganda po ng tanong eh, no? Ganda ng tanong, saan ka galing? Saan ka pupunta? Ang sagot niya, lumayas po ako. Ang layo. Parang Pilipino, di ba? No? Parang Pilipino pag tinanong, no? Pag tinanong, no, gusto mong kumain? Nakakapagod sa trabaho. Di ba? No? Ang tanong lang, gusto mong kumain, di ba? No? Kaya lang, tingnan niyo po minsan talaga, ang hirap po nating ispilingin, no? Okay, pero pag tingnan po natin, no, tuloy po natin, no? Pansinin po ninyo, running away from authority places us in the place of uncertainty. No, maybe, ngayon, you're experiencing uncertainty. Alam niyo po yung uncertainty pa na nagbibring about yan ng depression. No, at alam niyo po, loneliness, mga negative na yan, no, nagdadala po ng fear, nagdadala po na, yung, alam niyo yun, yung tingin mo, me, myself, and I na lang. No. No, we are here to help. We are here to help. I'm speaking to you. Pastor, personal ka na. Sige, yung katabi mo. No, kapatid, we are here to help. Naniniwala po ako, wala pong lingkod ng Diyos na may planong masama sa kanya mga cell member. Walang matinong cell leader po na gano'n. Walang matinong pastor. Okay, ito lang po. Kailan, pastor, ko siya hindi susundin? Pag yung inuutos niya sa'yo, taliwas na sa salita ng Diyos, huwag mo nang sundin. Pero pag ayaw sa salita, sundin mo dahil pagpapalain ka niyan. Amen. No, kaya po ako, kailangan ko pong ituro po ito. Oho, kaya lang po, tignan po natin. No, si Pedro po, unschooled. Pansinin po ninyo. Pedro po, unschooled. But he had a great future. Why? Because he submitted to the leadership of Jesus Christ. Nakanyo po ako? He submitted to the leadership of Jesus Christ. No, na siya ay professional fisherman. Sinunod niya yung utos ng karpintero, professional karpintero. No, pinangisda siya araw. Tama? Talagang taliwas. Minsan sa kaisipan po natin yung gusto ng Panginoon. No, kaya lang, alam niyo po, as a leader also, as a pastor, minsan po may inuutos sa akin na ang tingin ko parang imposible. Pero no, sinusunod ko po yung mga leader ko, nagiging posible po, napapangyari po. Bakit? Kasi po, as I continue to obey and submit, mayroong anointing, mayroong biyaya yung Diyos, mayroong benefit na binibigay yung Panginoon. No, actually ngayon po, even ngayon po, dito, nasa digital platform po tayo, no, even po yung mga kapatid na nandito po, makita nyo, dito kami, dito po sa studio, no, okay, nag-i-improve po sila eh. Nakikita po nila mayroong anointing as they obey, as they submit. No po, no. Kaya lang po, tignan po natin, ating pong pagpapasakop, dito natin makita po, magpo-flow yung biyaya ng Panginoon. Tignan nyo po yung verse 9. Ano po sabi sa kanya ng anghel? Hindi po sinabi, sige, sure, punta na doon sa sure, di ba? Totoo lang, papunta ka na rin doon sa sure, sure ball na ron, di ba? Kasi yung mga tropa natin, ganun sasabihin, sige pare, naku, yung isa leader mo, yung pastor mo, naku po, kung ano na tinuturo niyan. No, puro negatibo po eh. Kaya lang, bakit pag mga wala pong alam sa Bible, pinapakinggan natin. Pero pag yung may alam sa Bible, kung naniniwala ka kapatid, no, na yung Bible ay salita ng Diyos, yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, yan yung mga number one na papakinggan po natin. Kung maalala po natin yung simula natin nitong ating pong from weakness to strength, yung making the right decision, ay paulit-ulit po si Pastor. Actually, nung mga nakaraan series po natin, meron din tayong area na gano'n, yung making the right decision. Kung mapapansin po ninyo, kasi sa panahon po na to, we need to be, alam niyo po yun, we need to be wise in making decisions. No, sinabi nga po ng turo ni Daniel Baliano, no? Kagabi, tinuro niya po yung maging wise tayo. We need to be smart in making choices, no? In making friends ngayon. Kasi, kapatid, kung sino talaga friends mo ngayon, pansinin mo, pwedeng makilala ka kung sino yung mga friends na kasama mo. Oo, eventually, makulit ka, yung culture nila, ma-adapt mo. Bakit? Sila kasi kasama mo eh. No,
Eh, pag sa leader mo kasi ayaw mo eh, di ba? Zoom meeting na nga lang, ayaw mo pang attendan. Di ba? Pero I pray, wala, hindi ikaw yung kausap ko, yung katabi mo. Okay po? No, baka sumama yung loob mo sa akin, hindi ikaw kausap ko yung katabi mo. Okay? Kung wala kang katabi, parang ikaw na nga siguro. Okay, hindi pa rin yung kapitbahay mo yung kausap ko. Okay, bakit ba nadama yung kapitbahay mo? Okay, pwede. No, pwede niyo po. Sabi po ng verse 9, then the angel of the Lord told her, go back to your mistress and submit to her. Wow. Isn't it amazing? Amen. Dating na yun po, ano sabi? Go back to your mistress and submit to her. Magpasakop ka sa kanya. Hindi po obey, ha? Submit. 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 Okay. Tingnan niyo po, sabi ng verse 10, the angel added. Sino ito gusto may idagdag yung Diyos? No. Ano sabi? The angel added. Okay. Pag tingnan po, ito yung blessing when you submit. I will increase your descendants coming from the Lord through the angel. I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count. Wow! Amazing! Sino ito talaga gusto mo maging fruitful ka talaga? Non productive ka talaga in the kingdom of God. Kapatid, submission. Kasi ganito, no? Baka mamaya nagmi-ministry ka pero hindi ka na submitted. Wala ka nang connections. Tama? You're just doing the ministry on your own. Ako niyo po ako, mga kapatid. No, kaya nang pansinin po natin, kailan tinatagpo yung biyaya po ng fruitfulness? Submission. Yung biyaya po ng productivity, submission. Kailan dumating? Kailan darating? Submit siya uli kay Sarai. Go back. Naku po, may mga babalik po rito. I pray po. Bumalik po tayo. If you're hearing this message, kapatid, pagkatapos natin mamaya, no? O itag mo, okay? Itag mo dito yung ano, itag mo yung cell leader mo. Eh, thank you, no? O kung ano man, meron kang trouble din with your authority dun sa bahay, no, maybe yung mga wife dito, yung husband mo, ibalik natin po yung tamang order. Mahirap po talagang makuha yung biyaya ng kingdom pag may democratic government po tayo dito. No, kaya po tingnan natin, no, dumating po yan, nag-submit po dun sa authority na nilagay ng Panginoon. Binigyan po ng emphasis ito ng Bible. No, and I believe meron po itong biyaya po para po sa atin. No, as I close po, sino dito gusto mo yung prayer mo maging effective? Yung prayer mo talaga effective. Kagabi po, may mga tinuro si Pastora Sarah, mga secret daw po in prayer. Pero meron po akong isang verse po dito that I will share, also in the book of Hebrews, na if you want your prayers to be effective, no, kasi po may dinadaluyan talaga ang Panginoon eh. Oo, may ginagamit talaga ang tao yung Diyos. Oo. Diyan, misan tayo nga ano eh, di ba? Diyos lang ako eh. Sa Diyos lang ako, alam ng Diyos yan, di ba? Hindi man ako nakakarating ng cell group, alam ng Diyos yan, di ba? No, hindi man ako nakakarating ng live stream, alam ng Diyos yan. No. Kapatid, mahirap sabihing mahal natin ng Diyos, na hindi natin mahal yung mga taong nilagay niya mamahal na po sa atin. Nandito sa lupa. Tama po ba? Okay, tingnan niyo po. Sabi ng Hebrews chapter 5, if you want your prayer to be effective, meron po binanggit dito, Hebrews chapter 5 verse 7, sa Hebrews pa rin po. Sabi, during the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions. Si Jesus po ito. With fervent cries and tears. Grabing prayer ito. No? Iniiyak niya po tayo eh. Yung disciples. Niyak niya po tayo. The one who could save him from death. And he was heard. Uy, si Jesus po ito. He was heard. Si Jesus na to may binabanggit pa rin. Meron pong dahilan bakit siya po pinakinggan. Because of his reverent submission. Nilagyan po po ng adjective reverent. Pag sinabi pong reverent, talagang masindi, matindi na pagpapasakop. Kanino? Sa Ama. Amen?
No wonder si Jesus po, pag nag-pray sa bulag, nakakakita. Pag nag-pray po sa may sakit, gumagaling. Tama? Pag nag-pray sa lumpo, nakakalakad. Why? Reverent submission. I hope po meron po tayo natutunan sa hapon po na ito. Ano po? At sa oras ito, kapatid, now, God, no, right now, right now, if God is speaking to you, kapatid, anak, balik ka lang. Anak, connect your life again to your cell leader. Connect again your life to your pastor. Connect again your life to your church, to your ministry, to your disciples also. Kapatid, there's anointing when we are united. There's blessing when we are united. Kaya sa oras na ito, no, balikan po natin yung mga points po natin as we go on. Now, tingnan niyo po, ano sabi? Ano po kailangan natin itatag? We need to have confidence with our leaders. We need to submit to their authority. We need to bring joy to our leader. No, bigyan natin ng joy. Huwag na tayong maging kalungkutan nila. Hindi na natin mapasaya. Pero ang goal po, mapasaya po natin siya. Hindi lang po mapasaya, mabigyan natin ng kagalakan. Na sa kabila po ng pandemic, may situation. Alam niyo po, hindi lang kayo may pinagdadaanan. Pati po yung mga leader po ninyo. Oh, pero ito po, give joy din sa kanila. No po? Oh, bakit? Sabi po, help them, lighten their load. No, ang ganda po na sinasabi ng verse, gusto ko pong balikan yung verse 17. Yung Hebrews 13:17, sabi po ng Hebrews 13:17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no benefit to you. Isipin po, maging kaaliwan daw po tayo, maging kagaangan daw po tayo. Yun sa mga ginagamit ng Lord. Na ano, maging instrumento raw po tayo para po yung mabigat po na pinagdadaanan po nila ay maging magaan. At yung paglilingkod po nilang ginagawa para sa Panginoon ay maging kagalakan. Tama? No, tingnan po sabi, help them lighten their load. Help them lighten their load. So, oras po nito, magpipray po tayo para po dito sa mensahe. And kapatid, I don't know how God's speaking to you over your life. I don't know, hindi ko alam, maybe in your workplace, in your family, I don't know, maybe dun sa school, dun sa, with your professors, with your teacher, I don't know, with your authority, kasama po yung mga gwardiya po dyan. No, kasama po yung mga police, authority sa government, secular, lahat. Kasali po dyan. No, pati po authority sa church. Kasali po dyan. Ito lang, kapatid, I challenge you. If you really want yung fruitfulness, yung productivity, pangako po kanina. Kapatid, balik. Balik, balik. Can I invite everyone, just bago tayo po magpunta po sa atin pong communion, no, tayo po ay magtungo ng ating mga ulo, tayo po ay nanalangin. And now, just come before the Lord. Just come before the Lord. Yes. At sa oras nito, kapatid, kung nandito ko yan, if you want God really to bless you, to make you fruitful, to make you productive, right now, just raise your hand. Just raise your hand. Saan ka man ngayon? Just raise your hand. And I'll pray for you. No, right now, you want to go back. Lord, I want to go back. I want to be fruitful. I want to be productive. Lord, ngayon, right now, in-acknowledge mo na yung authority mo, may pagkukulang ka rin talaga. Yes, they are not perfect. But nakita mo rin, meron ka rin part na hindi mo nagawa. Right now, just habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, just raise your hand. And then I'll pray for you. Yes. Father God, in the name of Jesus, I'm praying, Lord, sa inyo po mga anak na saan mo sila ngayon? Ngayon po, nakataas yung kanilang mga kamay at Lord, nilalapit yung kanilang sarili. Acknowledging, Lord, yung authority ninyo and the authority ng mga taong nilagay nyo to govern them. Dalangin ko po, Diyos, na inyo pong ipagpatawad kung meron man po mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang.
kung meron man po, Panginoong disobedience, meron man pong rebellion, Lord, in the name of Jesus, I cast that spirit in the name of Jesus. And Lord, I cast the spirit of pride in the name of Jesus. And right now, Lord, I claim a spirit, Lord, of humility, a spirit of submission, Lord, obedience, Lord, obedience spirit, submissive spirit, Lord, in the name of Jesus. Inyong idulot sa inyong manang. And right now, Lord, I just pray that you grant them, Lord, fruitfulness. Bless them, Lord, fruitfulness. May you increase, Lord, their capacity so that they can do more great things for your glory. And Lord, I pray that you continue to open heavens. Open the heavens, Lord, and pour out, Lord, your anointing. Pour out the Holy Spirit in their lives. And work mightily, freely in their lives. And I pray, Lord, right now, that give them, Lord, that confirmation, that endorsement, that they are your children, that they are part of the kingdom of heaven. Father, thank you, thank you, thank you, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. And right now, we will continue to our communion. I hope everyone is ready. Atin pong kunin yung, i-ready yung atin pong tinapay, yung atin pong alam. Okay. I'd like to read in the book of Corinthians, sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Basahin ko po ito. And it says in 1 Corinthians 11:27 to 29, sabi, ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. So, communion po, no, makipag-isa tayo sa Diyos, it's communion, it's spiritual union. Ibig sabihin po, kailangan po ng kalinisan, ito po isang banal din na okasyon na ginagawa po natin once a month, every first Sunday. At ngayon po, makikipag-isa tayo sa Panginoon. At hinihingi po ng malinis na puso. Kaya sa oras nito, magkaroon po tayo ng sandali na magpasiyasat sa Panginoon bago po tayo magtuloy. Tayo magtungo ng ating mga ulo. Sandali tayo magtungo ng ating mga ulo, magpikit ng ating mata. Tayo lumapit sa Panginoon, tumingi tayo ng paglilinis ng Diyos. Yes. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ulitin niyo lang po yung sasabihin ko. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat kong pagkakasala. Aking po inangkin na binayaran ni Jesucristo lahat ng aking kasalanan sa krus ng Kalbaryo at aking pong itinatatag si Jesucristo bilang aking Panginoong Hari at aking personal na tagapagligtas. Na mula po ngayon, at habang ako po ay nabubuhay, siya na po ang masusunod sa akin. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ati po niyo.
atin pong kunin ang tinapay. Atin pong itaas. Babasa po ako ng talata sa Aklat ng Korinto, binanggit po ni Apostol Pablo in verse 23 ng Corinthians 11:23. Sapagkat tinatanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus na gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, ating pong itaas ang tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon, salamat po sa piraso ng tinapay na ito na sumisimbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo na siya pong nabayubay sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan nga po ng kanyang sakripisyo, ng kanyang mga latay at tagupet, kami po ay nagsigaling. Salamat po, Panginoon, sa piraso ng tinapay po na ito. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong tanggapin. At ganyan din naman, hinawakan niya ang saro, atin pong itaas. Pagkatapos na makahapon na sinasabi ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Panginoon, salamat po sa katas na ubas na ito na sumisimbolo ng inyong dugo, na siya pong dumanak sa sanlibutan ito at nagtatagpo ng kapatawaran, kalinisan sa lahat ng aming kasalanan. At sa oras na ito, amin pong inaangkin ang buhay na walang ganyan. Yun po tinatag sa amin sa pamamagitan po nito. Salamat po, Panginoon, sa katas na ubas na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras na ito, inaniyahan ko po yung mga kapatid po natin na first timer, kung may mga first timer po tayo. Okay, kung may first timer po tayo, kindly sa oras na ito, samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po yung magtungo ng ulo, magtikit ng mata. Ulitin niyo lang po yung sasabihin ko. Tayo po yung manalangin. Panginoong Jesus, inaamin ko po ang aking mga kamalian, aking mga kasalanan, at nananampalataya po ako na tinubos niyo po ako at binigay niyo ang inyong buhay para sa akin sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, Hari, at personal na tagapagligtas na mula po ngayon at habang ako po ay nabubuhay, kayo na po ang masusunod sa akin. Salamat po. Gabayan nga po at ingatan ng Banal na Espiritu. Bigyan ng karunungan. Makagawa ng mga tamang desisyon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga first timer natin, advice ko po, okay? Magpatotoo po kayo. Kung sino man po yung nag-invite sa inyo rito, kung first time po ninyo, magpatotoo po kayo sa kanya at sabihin niyo po, tinanggap ko na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na aking buhay. Okay? Kung di man po, wala po nag-invite sa inyo, nakita niyo lang po talaga, sino man po, inyo pong kapamilya, sino man po, ito po, at least po, lima po, sabihin niyo lang, tinanggap ko na si Jesus Cristo bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Tapos sunod po, mag-pray po tayo. Ano po? Kung paano po tayo nakikipag-usap sa ating pong tatay, sa ating nanay, no? Kung paano tayo nakikipag-usap sa ating tatay dito sa lupa, ganun din po tayo. Ano po? Okay, kausapin po natin siya. Ang focus po natin, hindi po reliyon,
relasyon. At sumunod po, no? Pagkatapos, pangalawa, mag-pray. Pangatlo, magbasa po ng Bible. Simula po natin magbasa ng Bible. I suggest po, simula po tayo sa book ng John. Okay. At tapos po, no, mag-join din po tayo. Tanungin po natin, nag-invite sa atin, saan po tayo pwede mag-join para makapag-aral po ng salita ng Diyos. Okay? At mag-continue po tayo na next week po, kita po tayo uli dito po sa live stream po natin. And you can invite your friends po, no, na hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesucristo. Mapagpala po yung lahat. At sa oras na ito, gusto ko po na no, i-announce ko lang po, no? I-announce lang din po ako. Okay. Ngayon po ay atin po, no, atin pong 24-hour chain prayer, no, tung darating po na Monday. Okay, kindly po i-coordinate po natin with our po cell leader po, no? If you yung mga cell leader po, alam ko mga primary po natin diyan. No, i-join po natin yung team po natin, workout po natin, na maka-join sila. Kung hindi mamamit yung oras po natin, lagyan po natin sila ng oras. No po, okay? So makapag-meet po tayo. Kung ano po, pwede po tayo mag-gather ng team po natin para magkaroon tayo ng time. Digitally lang din po. No, pwede po mag-meet tayo po, Zoom o Google Meet, kung ano man pong platform yung ginagamit ninyo, Messenger. Okay po? No, okay. At next po, no, ito po again, engagement nga po yung ating new attendance po. Ano pong gagawin natin? So, pag first timer po, ano gagawin? I-click po natin. Kung tayo po ay first timer, again po, i-comment po natin. Di pala i-click. I-comment po natin yung like. If you're a first timer, kung hindi nyo pa po nagawa, no? Tapos, ilagay po natin yung like. Tapos, comment po natin. I-tag po natin yung ginamit ng Lord sa atin. Mag-invite. Okay, kung wala man, sino mag-connect na lang po, mag-connect po tayo doon sa page po natin, mag-message po tayo. Okay? So, makita natin kung kanino man po natin page nakita. No? Yung advertisement po ng ating live stream po ngayon. Okay, at second po, second timer po, yung smile, tapos tag the person na ginagamit ng Lord, and just appreciate that person. Ano gusto niyo sabihin? Thank you. Okay, thank you. O, ano po? No? Appreciate nyo po siya. Thirdly, no, yung ano po, yung laugh, di ba? Okay, if it is your third time or more, and kindly tag the person na ginagamit ng Lord sa inyo, at kung ito po ay meron na po kayo sa group, yung pong heart, no, yung heart po na talagang kumikinang, if you're already in the cell, and tag the person po na ginagamit ng Lord to lead you doon po sa cell group. Okay po? So, God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Just close in prayer. No, let's just close in prayer. Father, we thank you sa oras nito. Thank you, Lord, sa pagkakataong ginamit niyo po, Panginoon, para maipahayag yung inyong pong kalooban. And Lord, I pray na yung salita po na lumabas sa akin, hindi po akin galing, kundi galing sa inyo. Dahil kung galing sa akin, Lord, wala ang kabuluhan yun. Saglit lang yun. Pero Lord, pag galing po sa inyo, Lord, alam ko po may kapangyarihan to na magbago ng buhay. Kaya Lord, dalain ko, Ama, mapagpala niyo po yung bawat kapatid sa lahat po, Panginoon, mga kapatid niya sa kanilang mga tahanan at sa mga workplace nila, saan man sila, maging sa ibang bansa, na saan man po nakakaabot yung live stream na to. I pray that you continue to bless their lives, Father God. Protect them and provide for them. Thank you, God. Thank you. In Jesus' name we pray. In all God's people say, Amen. God bless po.
Amen. Tunay po na pagpala ang bawat isa, that we have to submit po, no? Mag-submit lang tayo. Sabi nga, pag marunong kang sumunod, marunong kang mag-obey, nandito na sabi nga, merong additional. So, kung tayo po ay talagang handa doon sa additional na yon, patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Dahil nga, kapag sumunod ka sa Lord, yung Lord na sinusundan mo, never nanatalo. So, napakapalad po natin if we will continue following our God na never nanatalo. Amen. Let us all rise up and let's just give yung praise na para sa Lord. Na right now, Lord, we declare, susunod kami sa iyo dahil alam namin pag ikaw ang sinunod namin, Lord, talagang may talumpay. Amen. Let us give praise sa ating Panginoon. When you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are just strong enough, have the tool moving from Lazarus. In your voice, he's calling me out. And right now, I know you're able. So
ating lahat. Patuloy tayo magsubmit sa Lord. Hallelujah. Galilee Unity Church of Christ the Lord. The church is not just a building, it is more than that. It is a family and a strong community that provides love and support to broken people. It accepts hurt individuals to lead them back to Jesus and restore to their original design. Here in Galilee, we want you to be part of our growing family. So, connect with us through our social media accounts because at Galilee, we love God and we love people. Welcome to the family!